Bali ngayong araw na to, yung mga panahon na pinapanood mo to, ngayon ay 1 year anniversary ng... Ano na? Naka-swimsuit na ako. Hinaantay kita. Sadya ko si, mapupuno na, ikaw na lang inaantay namin. Nagsasabong ka pa rin. Magkano na ba yung panalo mo? Magkano ang puno ko kanina? 200. 200? O, tinan mo, kakatambay ko. Wow, 3274 na. 200 pesos to, bago mapuno ng jacuzzi, maglagay ng tubig. Oh. So, sobrang bago lang paglalagay mo ng tubig sa jacuzzi. Nagkaroon natin rito na wala kanina pa. Kanina pa kaya kita yung toy. Tatawag lang ako ng 576. Ano na? 576. Yung sa mga gwapo, yun na. Kung hindi mo nakapagsabang, masabang ka na sa'yo. 200 pesos mo kanina, 200 pesos ngayon. 3,270 po na mga magwapo. So tataya dapat ako mamaya 576, 573 pa lang. Pahinga muna. Bala ko sana dito, gagawin ko munang 10,000. Pero dahil nga baby time na, wala na akong magagawa. Baby time na ba? Armand ka po sa silibin nga, baka mamaya. Mapupuno na, ikaw na lang kulang. Gawin mo eh! Lapit na yan, saglit na lang. So, sorry, this is the first time. Kanina mo pa ako hindi pinapansin. Ba't namin niya nga? Ba't namin niya? Baka sabihin mo naman nila, ginagamit ko na naman yung katawan mo sa ano. Okay lang yun. Ha? Bayaan mo yung mga inggitera. Bakit? Ba, syempre, mag-swimming mat, natural na ka-swimsuit. Baka sabihin na naman nila. Natural ko to, kahit na hindi ako mag-swimming, ito to. So, yun mga mangga po, bali, hindi na ako dito bayan ng 576. Hey, iwalin ko sana itong 3-2 ko eh. Magkano? 3-2, galing 200. Wow, laki na. Okay na yung tama na yung panalo ka na. Pag panalo ka na okay na yun. Mamaya na lang ulit after natin maligo. Sige. So yun mga magwa, pabalik hindi pa napasabong magsabong ka na. So para pa magsabong, nasa baba yung link. So magre-register ka dyan, tapos login, tapos menu bar, tapos add credit, tapos 200 yung credit na pinakababang pwede mo i-credit, pero 100 pesos yung pinakababang pwede mo itaya. So yung 200 pesos mo mga maagwa po, dalawang game na siya, 100. Kung gusto mo, ano agad, 200 muna, parang na kaya agad. So, may mga naman may sa akin yung iba daw, akala nila scam. Di scam to, misang talaga, medyo madali pumasok yung Gcash doon sa account nyo, pero hindi yung scam mga maagwa po. I think it took 5 minutes bago mapasok yung credit, pero legit siya. Legit yung nasa link sa baba, so huwag kayong maglala. So ayun na! Yan, so what's up mga mga gwapo? What's up mga maganda? So mga gwapo, bali na yung araw na to, yung mga panahon na pinapanood mo to, itong video na to, ngayon ay 1 year anniversary ng pagtutulpo sa akin. O yung paglabas ko sa tulpo. So, ngayon yung 1 year anniversary, October 12, na napatulpo ako. So, di ba? So, napakabilis ng panahon na parang kailan lang nasa tulpo lang ako. Parang kailan lang parang ayaw lahat sa akin ng mga tao. Nag-video ko, hindi para manira ng iba kung pa man. Nag-video ko kasi gusto kong i-share sa inyo yung mga napagdaanan ko noon. Journey. At ngayon. So, di ba yung nakaraan, last year, October 12, napatulpo ko noon. So, dumating sa point na syempre, parang yung ayaw mo na mabuhay. Ganun, syempre, darating talaga kasi, parang mo, yung buong mundo ayaw sa'yo. Parang gusto mo yun, parang lahat sila galit na galit sa'yo na hindi nila yung nangyari. Ganun. Oo, mga threat. So, ang dami nakarating talaga sa akin na sabi ko, parang ayaw ko nang mabuhay. Tapos, ayun, dumaan din yung yung peking kaibigan. Oh, napaligiran ako ng peking kaibigan. Oh, copyright. Sorry. Hindi copyright ako, madali. So, yun, yung peking kaibigan. Sa totoo lang, napakadami kong aral na natutunan. Sobrang daming aral talaga natutunan ko. Bago ako, hindi ko sinasabing successful na ako ngayon. O sobrang successful ko ngayon. Pero sobrang saya ko kung nasan ako ngayon. Kasi ilan to kasi yun, ang dami kong aral na natutunan sa pagkakadapa ako ngayon. Well, una sa lahat, ang natutunan ko talaga, hindi lahat na nakakasama mong matagal ay totoo sa'yo. O totoong mahal ka. O totoong may care sa'yo. O kung ano pa man. Kasi... Wait lang. Feeling ko mahal ka naman yung matagal mo nang nakasama, kaya lang siguro meron kasing mga pagsubok na dumadaan sa friendship. Kumbaga, kami ni Chris, hindi kami perfect na relationship. Normal kasi meron kayong pinagawa, hindi pagkakaunawan. Kaya lang masyadong malalim yung sugat na ginawa sa'yo, kaya parang hindi mo na mapatawad yung tao. Depende kasi sa kasalanan na nagawa sa'yo. So yun nga. So bali yun yung isa sa mga natutunan ko.
natutunan ko rin na ano na ano ba sabihin to. Parang pag nawala na yung mga hindi naman toxic eh. Pero pag ano, 'di ba, syempre lagi tayong nagpe-pray kay God na sana po mag-success, sana po maganto. Well, honestly, ako araw-araw nagpe-pray simula dating iyan ko na. Tapos, nagpe-pray ako and then sinasagot naman niya, pero hindi yung ganto ngayon. And then yung nawala sa akin lahat, yung inalis sa akin lahat ni Lord. Kaya imagine na sa 1 year, di ba, eto na agad. Kumbaga, ang ikakasal na ako, nakabili ako ng lupa, sasakyan, nakapagawa ako ng bahay. Oo, yung time kasi ng downfall mo, mas lumabas yung mga totoong taong nagmamahal sa'yo. Oo, kasi ang tagal ko sa vlogging, pero never makapagawa ng bahay. Kumbaga, parang yung mga tao, nung nag-vlog ka, parang tingin sa'yo, ang bait-bait mo kasi kaharap mo sila. Tapos nung nasira ka sa tulpo, nung dumaan sa'yo yung pagsubok na yun, meron mga taong nandyan pa rin sa'yo kahit na tinataboy mo sila na pinaghihinalaan mo ng kung ano-ano. Basically, si Lawrence yun tsaka si Kuya Pat. Oo. So, sila talaga yung talagang... Nag-stay talaga. Lalo si Lawrence, sa totoo lang, hindi ko makakalimutan dati si Lawrence, di ba, magkaharap kami. Bago nakikintuan kami, sabi ko, baka mamaya, ahas ka na naman, ha? Ginanong ko si Lawrence na may kaharap ng iba, pero never siya nagalit sa akin. Kasi syempre, yun yung mga mga boka-boka, na ganito ka to, na... Didemonyo ka ng mga panahon. So, pero ngayon nga, tulad nga sinabi ko, so ang bilis ng panahon, na naka-isang taon na agad, yung dating napatulpo lang, ngayon, eto na, ikakasal na ako magayon. Yung dating parang sinasabi na, ng babae, eto na yung babae. Eto na. Yung sinasabi ng babae, tapos ng loko, ayan, mga pangasawa na. Ay, mga makaganda. Hindi, pero sa akin, hindi ko naman kayo na-encourage lahat ng babae or ng anuman. Sa akin kasi, siguro ito talaga yung God's will. Oo, kumbaga, dito talaga nakasulat yung palad ko, iya nga nila, sa pambababae. Hindi, sa akin, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Sa lahat ng mga simula dati, yung downfall ko, na naniwala pa rin sa akin. Sino yung mga natira talaga ngayon? Which is, wala akong pinasisiyan sa lahat ng nangyari. Wala akong pinaghihinayangan sa lahat ng nawala sa akin. Kasi, kung di sila nawala, magawala din lahat sa akin to. Hindi na yung tungkol sa pera eh. Tungkol na yung sa totoong mga taong nakapaligid sa'yo. Masasabi ko ngayon na, kahit tumaligid ako, hindi ako kakabaka ba na baka mamaya pinag-uusapan ako doon. Baka mamaya, ako yung pinupulutan nila doon. Sarap kayo nung ganun. Mahanap ka ng friend na parang... Kampante ka, komportable ka. Hindi lang sa friend eh. Normal sa grupo, kakasiraan. Hindi man ganun yung intention. Kaya sa kagustuhan nating mapabuti yung tingin sa atin ng mga so nasisira natin yung ibang tao. Hindi naman sa friend, syempre, pati na sa partner. Na nakita ko na talaga yung partner talaga na makakasama ko talaga na talagang neighbor kong pinagsisihan. Kumbaga, ang sabi nga ni Lorenz, ako daw ang taong tiyempo. Kasi, ako lang yung babae na napabuti talaga. Hindi, pero hindi naman din lahat mangyayari talaga to. Kung di rin naman kung di rin naman nangyari lahat ng mga pagsubok na yun. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, wala akong pinagsisihan, wala akong pinanghihinayangan. Kumbaga, totoo lang nagpapasalamat ako kay God. Sa akin lang talaga, kasi hindi dapat to yung vlog ko, honestly. Well, sa akin, nagulat kasi ako kapag tingin ko sa date, October 12, sabi ko, Ngayon yung mga araw na na hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ako makalabas ng bahay kasi baka saksakin na lang ako, baka natatawa, nagagalit sa akin. So, eto na yung araw na yun. Pero, masaya ako sa misi niya na masaya na ako ngayon na nakabangon na ako. Kumbaga, meron na kaming kanya-kanyang buhay. At, so, after a year, eto na siya, successful. Kahit pa paano masasabi ko pa rin na successful ka kasi okay, meron ka ng mga business, nakapagpatayo ka ng bahay. Ikakasal. At ikakasal na. Yun, diba? Ang sabi ko nga, hindi ako nag-video kung saan pa man. Kasi wala na akong dapat sira, wala na akong dapat gawin, wala na akong dapat patunayan. Kumbaga, eto na ako. Kumbaga, marami na ako ng patunayan. Lampasan ko lang yung pagsubok na yun, dun pala marami na akong pinatunayan. Sa akin lang, masaya ako sa ngayon nangyari sa buhay ko na sobrang bilis na sabi nga, baby, grabe, isang taon na yun, parang last month nang ina. Pero ngayon, di ba, yun. Eto na. Parang kakasal na kami ni baby. Sobrang saya ko ngayon. One thing, napauwing na yung mama. Oo, which issue naman talaga yung gusto ko nang mangyari dating-dati pa. Yung makasama ko yung mama ko, tsaka yung mga kapatid ko. Na nangyari na ngayon. So, kung may problema ka man ngayon, mag-pray ka lang na mag-pray. Kasi, yun naman talaga, di ba motto ko nga, pray because it works. Sobrang saya ko sa buhay ngayon. Lahat ng mga nawala sa akin, may kanya-kanya kami buhay, pare-parehas na kami masaya sa mga natahak namin. Kumbaga, sa akin, no hate na tayo. Sana lahat tayo maging masaya, sa mga viewers, sa lahat ng mga hate sa amin. Sana
inaangat pa rin namin yung kaligayahan. Oh, hindi, tsaka magano. Tsaka magano, no hate na kasi lalo na ngayon nalalagay na ako sa tahimik na naikakasan na kami ni Pam. So, ayoko na ng kahit na anong bagay na kumbaga, although hindi naman maiiwasan kasi nga nasa social media tayo. Yes. Nandito tayo sa pinakamagulong mundo sa lahat. So, sinasabi ko naman kay baby din na pasensya na kasi eto yung mundong ginagalawan ko. Nabisisan dito ko na rin ngayon. Pero, ganun pa man ay na lalo ng pasanama namin yun araw-araw. So, yun nga, kung hindi pa ako nakapagsabong dati, ay wala pa sa akin lahat to. So, ano ba pa sa naman? Siyempre, ako, SI lang malakas talaga. Sabong international lang talaga malakas. Siyempre. Tapos, ito yung mga nangyari sa akin. Isa-assign ko yung kada buwan. November, nagtanong ka na ako, pwede mo akong ligawan. Oh my God! Pwede bakit ang ligawan? So, sabi ko hindi muna. December, January, February, March, nagpagawa ako ng bahay. So, which is, eto na yung bahay na yon na sobrang dumating yung point na ano, na tatalpak ako noon, tapos 15. Tapos ano, share ko lang, nung nagawa na tong bahay, sabi ni Baby, abang nakahiga siya. Hindi ko kwentuhan yung sabi niya, hindi ko ina-expect sa buhay ko na magkakaroon. Hindi talaga. Gantong bahay. Hindi talaga. Well, hindi talaga. Yun, and then, naman sabi namin ni Baby na yung si Baby pumayat ng sobra, kakamay ng rugby, buwan nila jumbo. Tapos, tapos yung na-stress kami kasi hirap mong paggawa ng bahay. Tapos dumating din yung araw na pag kinukulong ako ng fund, tumatalpak lang talaga ako, natatalo ko, pero nananalo ulit ako. Yun, hanggang March, April, wala yun. Ano yun? Kumbaga, panahon ng, December. Hindi, March, April, nagka-COVID tayo. So, di ba? November nang nagtanong siya pwede nang ligaw. December hanggang March, nagpagawa kami bahay tapos April, nagka-COVID kami. So, isa yung siya isang dagok, nagka-COVID kami. Pero nalampasan pa rin namin. April, March, niregaluhan kita ng kotse. Which is yung territory. Tapos, May, walang nangyari nun. Kumbaga parang normal na araw lang. Normal na buwan. June, bumili tayo ng lupa. Yung June, bumili kami ng lupa na sinasabi ng iba na nagpa-aramdam ako pwede mag-video. Natawa ako kaya ako kasi sinama yung video ng bangko para ipa ito sa inyo na bumili ako ng lupa. Before kasi ganun yung mga ano nila, yung vlog, ganyan. Kaya siguro yung mga akin ng comment ng mga fake accounts sa mga basher, ganun. Kasi nga before, ganun kayo. Pero hindi na kasi yun dati. Oo, hindi. So, hindi. May nakalimot na pala ako yung nariluha kita ng Vigo. So, bago bumili ako ng Mirage. Tapos, June, yun lupa, July, nareveal ako si Lawrence, tapos umuwi yung mama ko. Di ba, July? August, and then yung July, doon na rin ako nag-set mag-axi. August, ang birthday decision, tapos doon ako nakahit ng 100 scholar. Can you imagine, noong July, August, napaglabas ako ng 8.5 million para sa axi. Tapos, September, doon na ako naka 120 scholar na tinigil ko na ipag... Ay, hindi ko rin tinigil, nabibirit ko rin ako. Pero, nag-birthday na rin ako na yun, yung September birthday ko. October, which is ngayon, nag-aayos na kami sa kasal. So, ay, meron pa ako nakalimutan, March pala, yun na rin yung araw na sinagot ako ni Babe. Bukod sa birthday niya, sinagot na rin niya ako. Na, dapat magpapakasal kami ng birthday niya, hindi lang talaga natuloy. March 25, yung birthday ko. March 11, ito sinagot. Dapat March 25 pa kami kakasal. So ayun, yun lang. Tapos until now, tapos and still counting na. Kumbaga, marami rin kami na pagdaanan ni Baby. Kumbaga, syempre, magsama na kami sa bahay. Unti-unti lumalabas yung mga ugali namin sa bawat isa. Kumbaga, may mga nasa ganun, ganda pala to. Pero still, the end of the day, eto pa rin kami. At masasabi kong, mas tumatatag kami. Kasi nakita naman yung mga tao nakapaligid sa amin. Kasi pag meron kami hindi pagkakaunawan, hindi namin tinatapos yung isang buong araw na hindi kami okay. So, mas okay talaga. Kunyari, meron kayo mga ka-relationship or asawa or something ganyan. Mas okay talaga pag-usapan nyo every night kung kamusta ba tayo. Yun lang naman yung gusto kong share sa inyo mga magwapo. Sobrang saya ko lang kasi ngayon kasi parang last year lang yung ganitong month din. Hindi ako makalabas, ang daming tao may ayaw sa akin. Although, ngayon pa rin naman hindi lahat gusto ko pero hindi na siya tulad ng dati. Hindi ako makalabas tapos sobrang na-stress ako. Pero ngayon masasabi ko talaga na okay na ako. Stress ka pa rin kasi nag-aayos na kasal. Pero good stress na. Yun pa, October stress ako ngayon, stress pa din ako. Pero hindi na stress tulad ng dati, stress ngayon kasi yung
kumbaga, kailangan namin ng time management, yung mga sponsor namin, kailangan pa nag-meeting kami, lahat. Leprite meetings. Oo, so, pero still, ang sabi nga nila, good problem daw, you know, good problems. So, yun lang naman, so, may masabihin ka ba ba? So, malapit na nga kaming, ano, ikasal, so, malapit na siya maging Mrs. Gray. So, sa kanya napunta ang napakalupit na pilido. So, ayun na mga mga guwapo. Ipapanahin pa ako sa'yo. So, yun na mga guwapo, grabe, sobrang pagod na pagod na, galing kami QC, alam nyo ba, nagsuot siya ng gown, nasa vlog ni Baby, panoorin nyo, nagsuot siya ng gown, so sobrang dami namin ginawa ngayong araw na to, tapos ang drive ako pa, uwi ulit, at ito na kami ngayon, so yun na, so don't forget to like, comment, share, and subscribe, so good evening tayo, bye!